Mga kaeksena, marahil halos lahat sa inyo at karamihan sa inyo ay napanood na ito mula kay Attorney Libayan at sa iba mang mga small bloggers na sinasabi nila. Off topic lang, direk natawa ako sa napanood ko. Pag si RT ang kaharap sa Senado, bawal kang umiling, pero kung sagutan nila Senator Pia, iling siya ng iling. Totoo naman, yan nga ang mahirap kapag ang itong si Rapi Tulfo ang nanalo. Kaya nga kami nandito, o kaya nga may mga kagaya ko na pinupuna yung mga maling gawa niya na ayaw niyang mapuna. Anong masama, diba? So mga kaeksena, ito na nga ano. Ngayon ako magko-komento dito, magre-react. Dahil, tawag dito, kasi bukod sa tinakpan pa yung mukha ni Attorney Libayan, obviously, si Attorney Libayan yung sinasabing alright na vlogger. Okay? Malinaw. O, play lang natin to, re-reaction lang natin ha. Kakapasok lang po ng balita ngayon. Late na to. Hindi yung kakapasok lang. Mga ilang days na yan. Yung araw po ay nagtungo sa Department of Justice Prosecutor Office sa Quezon City si Senator Rapi Tulfo at kasama ang kanyang mga staff at mga abogado at nag-file sila ng multiple cyber libel case. Eh no, di ba? Alam naman nila yan. Oh, Attorney Libayan yan eh. Sa isang vlogger, alright? At sa mga tropa nito, na mga small vlogger. Nahiya ka pa. Sino tong vlogger na to? Nahiya pa. Nagtakip-takip ka pa. Diba? Diba, Dennis Velasco? At bukod pa dito, may dalawa pang abogado na magpa-file din ng kaparehong kaso sa isang vlogger na tawagin nating all right. Sa Talagang si attorney ang dinadali ng husto, diba? Oh. Iba't ibang parte na malalayong lugar sa ating bansa. At syempre, 'di ba? Ang tanong nga eh, may mga nagko-comment nga sa ibang mga vlogger na nakita kong kinontento na slap suit. 'Yun ang sabi ng mga nagko-comment, ha? Hindi ako. Pre, ayos sa nakalap nating balita, ang mga complainant at mga abogado na nag-file ng cyber libel case ay bukas na patawarin ang mga tropa ng vlogger na ito na nadamay din. Bukas na patawarin daw yung mga tropa o yung maliliit na vlogger. Ang tanong, teka lang, ang tanong. Sino ho ba yung mga yan? Sino ho ba yung mga vlogger na yan? Tropa. Yung pinapakita tatlo na yan. Tapos, ano ho ba ang kanilang mismong naging kasalanan? Bakit to sila magso-sorry kung wala pa naman silang nalalaman o wala naman silang alam na kung ano? Kasi pag nag-admit ka ng sorry mo, parang ang dating yun, may ginawa ka at may kasalanan ka eh. Di ba? Isipin nyo na lang mga kaeksena. Ganito kabulag yung mga tulponatics para hindi nila makita yung ganitong sistema. Okay? Dapat nung nakaraan pa ako magkukomento rito, kaya lang hindi ko trip pa eh. Wala pa sa wisyo ko yung mag-reaction dito. Isipin yung mabuti mga kaeksena, ano, lalong-lalo na yung mga tulponatics na bulag. Si Pangulong Duterte at kahit si President Bongbong Marcos, di ba, sukdulan hanggang buto, labas na hanggang kaluluwa pa, ang tinatamasa nila at inaabot nilang kritisismo. At yung iba nga mas malupit. 'Di ba? Mas sagad-sagad pa yung ginagawa. Biruin niyo matataas na 'yun ha. Pero hindi sila alin, balat sibuyas. At una sa lahat, hindi sila tawag dito, pumapatol, 'di ba? Dahil alam natin, alam nila na sila ay alin, public official, hinalal ng tao. At ang pagsisilbihan, taong bayan. Intindihan nyo? Okay? So nakakapagtaka ng malaking tanong. Diba? Ano ang nagtitrigger kay idol
para patulan ang mga nagkikritisismo o nagkikritisay sa kanya. Sasabihin ng mga tanga-tanga at mga bobong mga tulponatics, eh below the belt na kayo, below the belt. Eh di sige, tingnan natin. At ano ba yung nagawa? Ano ba? Ano ba to? Ginagamitan nyo na ba ng lakas? Ginagamitan nyo ba ng kapangyarihan? Di ba? Anti-Purian. Joke lang. Kung naisip nyo yun, na kung halimbawa na pag itong si Rapi Tulpo ay tumakbo bilang mas mataas na posisyon, presidente, yan ay nanalo. So hindi tayo pwedeng magtanong, hindi tayo pwedeng magreklamo, hindi tayo pwedeng pumuna ng mga mali dahil alam nating hindi siya perpekto at hindi siya palaging tama. Nakukuha nyo? So kung yan ang maging presidente at manalo, tapos tayo dyan. Diba? Ano ba ang madalas kong ginagawa na pag-content pag kay Rapi Tulpo? Alam nyo naman yun kung ano. Unang-una, ugali ng isang senador. Ganyan ba dapat umasta ang mga senador? Na kung iisipin natin, pagdating sa kanyang programa, ayaw na ayaw niya na ginagawa yung mga ginagawa niya doon sa Senado. At yung ginagawa niyang sobrang pangagigipit at pambubuli sa Senado sa mga resource person niya. Na which is ayaw niyang ginagawa pag doon saan? Sa kanyang programa. Diba? So, mag-isip kayo mga tulponatics. Ha? Yan pa lang. Tandaan nyo, pag kayo ang kumontra na dyan, may kalalagyan pala kayo. Diba? So, kung halimbawang kami na maliliit na small vlogger, tinatamaan siya sa kritisismo namin, paano pa? Diba? Isipin yung mabuti yan. Ha? Tuloy natin. Sa kaso, basta sinserong maghihingi sila ng sorry sa... Ito rin kumag na to. Tutong vlogger na to, kumag din to Kinontent mo, di ba? Sa at nandiyan ka, saksi kaya ta dyan mismo, di ba? Ano ba? Di mo pa pinangalanan? Sino ba yan? Ano ba ang dapat? Ba't sila magsosorry? Di ba? At chete ka lang. Dumaan sa due process ngayon itong si Rapi Tulpo. Tapos, itong mga vlogger na small vlogger, gusto nyo mag-sorry, ni hindi nyo man lang sinabihan ng kung ano yan para makadaan sa tamang proseso. Di ba? Siyempre, hindi naman pwedeng ano yun, basta gano'n na lang din. Siyempre, kahit na sila ay maliliit o mahina, walang resources yan, kahit pa paano, lalapit yan at hihingi ng tulong yan sa abogado o para naman makalaban. Di ba? Pang shoutout sa iyo ha. 'Di ba? Kinontent niya tapos wala namang ano. Paano magso-sorry yung mga 'yan sinasabi yung small vlogger? 'Di ba? Try natin. Sarap ba 'yun? Complainan. Pero ayon sa kampo ni Senator Rapi Tulpo at sa iba pang mga abogado na nag-file ng cyber libel case, ang isang vlogger na ito na kanilang poon ay malabong mapagbigyan. Poon talaga? Okay din pala mga wordings na ito eh. Poon? Parang look who's talking. Ba't hindi mo kaya tingnan yung sarili mo kung sino yung dapat mong sabihan poon? Matindi rin pala tama rin na ito eh. Diba? Diba? Nakukuha nyo? Si Atty. Libayan daw ang dapat tawaging poon. Excuse me ah. Kaming mga nagki-criticize o nakakakita ng mga mali na ginagawa at mga attitude ng isang senador, hindi lang naman siya ang sinisita namin, 'di ba? Kaya lang kinapapadalas kasi siya yung madalas gumagawa ng kasita-sita. Hindi ho ba? Try natin. Try natin 'to. Patawarin. Yes po, ngayong araw ay saksi po tayo sa Department of... Andun pala siya. Ay, kaya. Di ba? Alam na di. So, asan yung mga vlogger ni Rapi Tulpong magagaling?
Balita ko yung kalbo nagwawala daw ah. Oh. Oh. 'Di ba? Oh. Tuloy natin. Justice Prosecutor Office at nasaksihan natin si Senator Rapi Tulfo at ang kanyang mga abogado. Ship pala 'to eh. Bulag din yata tong vlogger na 'to eh, no? Sa tingin ko bulag tong vlogger na 'to sa totoo lang. Sabi ni Kaisen, malaki bayad diyan kay yun ba yung pangalan ng vlogger? Ba't ganyan yung ano niya? Setup niya? Diyos ko naman, mag-effort ka naman, te. Diba? Malaki ba followers niyan? Malaki ba yung subscribers niyan? Bili ka naman ng gamit mo ng malupit-lupit? Labo, oh. O, tuloy natin. Nag-file ng multiple cyber libel case sa isang vlogger na tawagin natin si All Right at Wala ka bang balls? Kinontent-content mo, hindi mo pa pangalanan si Attorney Libayan. Addict din pala ako eh. Diba? Alright, alright ka pa eh. Alam mo namang si Attorney Libayan nag-alright. Diba? O, tuloy na. Kumag na poverty porn star feeling reporter sarap sabi ni River. Ah, poverty porn ba tong vlogger na to? Yak. Ay, kaya pala niya idol. Pares pala ng gawain pala. Di ba? Hindi tayo magtataka. No? O, tuloy natin. Hindi. Di ba? Kinontin niya siya. Hindi, totoo naman yung sinasabi ko. Wala siyang balls. Di ba? Nagpicture siya. Binlerd niya. Tapos, panay pa ang tawag niyang alright. Nadamay din ang kanyang mga katropa na mga vlogger. Tandaan sa mga kapo ko, small vlogger na small vlogger ka, 1 million ka daw eh. Paano na small vlogger? Huwag kang makikayo o kami, gaya mo. Hindi mo kami kagaya, hindi kami mahilig gumawa ng poverty porn. Hindi kami tawag dito, sip-sip. May mga sarili kaming mga paninindigan. Nagkataon lang, pare-parehas kami. Ay, Ma'am Teresa Zuckerman, hello po. Oh, hindi ho ba? Small vlogger, 300,000 subs. Oh, tuloy natin. Nawa ng content ang pagiging anti-Tulfo na halos ip... Ano to? Kasalanan ba maging anti-Tulfo? Ikaw vlogger ka? Ako, nanggigigil ako sa'yo. Sabi ko sa'yo, baka ikaw ang i-content ko na rin. Narinig niyo yung sinabi niya? Ano to? Kasalanan ng pagiging anti sa isang tao? Talaga? Kailan pa naging kaso yan? Pakisagot nga. Hindi isipin niyo, halimbawa, paano na yung mga naging anti Duterte, anti PBBM, adlad yung mga nagiging anti? Sige nga. Anong klaseng utak yan? Paan sa mga kapo ko, small vlogger? Hindi ka small vlogger, tumahimik ka. Ginawa ng content ang pagiging anti-Tulfo. Yun tayo eh. Diba? Nako po, tayo dyan, oo. Ay, nako. Halos ipagsigawan na sa social media na parang si Senator Rapi Tulfo na ngayon ang pinakamasamang politiko. Ay, talaga? Talaga? Ganun mo ina-analyze yung pagkikritisay sa idol mo? Ayos din pala to eh, no? Lupit mo, te. Pinagsasabi nito. Lasing yata to. Na halos ipagsigawan na sa social media na parang si Senator Rapi Tulfo na ngayon. Eto tanong ko sa'yo, sagutin mo, kung may maling ginagawa yung tao, kung may maling ginawa, dapat bang i-correct o hindi? Tanongin kita. Sige, sumagot ka. Hindi, tanong ko sa kanya yan, kung sakali makarinig. Kung marinig niya, malaman niya. Ikaw, wala ka nakikitang mali ng poon mo, ng idol mo? Sige, sagutin mo kami. Ha? Pag wala kang nakita, bulag ka talaga. Di ba? Yun lang yun. Di ba?
yun ang pinakamasamang politiko na sana magsilbing lesson sa inyo ito. Anong lesson? Magsilbing lesson? Ang punahin ang maling ginagawa? Magsilbing lesson? Ang alin? Ang isigaw at iparating sa taong bayan yung mali? At yung mga, eto pa, tanongin kita. Pag sinabi ko ba at pag nagtanong ba ako sa'yo at nagbigay ka ng opinion mo, sasabihin ko bang mali yung opinion mo? Ha? Itong vlogger na to, ha? Eh yung poon mo nga may sabi eh. Walang mali sa opinion, that's your opinion, opinion mo yan. Oh. Anong problema natin? Eddie oh. Wow. Anong problema natin doon? 'Di ba? Oh. Ang pag-file ni Senator Rapi Tulfo at ng ibang abogado ng cyber libel case sa ibang mga vlogger at sa vlogger na tawagin natin si All Right. Walang balls. Yes, demokrasyang bansa tayo. Pwede kang magalit sa taong ayaw mo at mag-commento ng kahit anong gusto mo sa social media. Pero tandaan, dapat ay may disiplina pa rin at may limitasyon. Anong klaseng disiplina at limitasyon ang sinasabi mo? Sige nga. Sige nga, bigyan mo nga kami. Anong klase? Pakisagot mo nga kami. Diba? At bakit? Bakit ganun-ganun lang? Ba't ganun lang ang inilabas sa social media pa? Dapat, kung talagang meron talagang kasalanan talaga at malupit, diba? Ang pagkakamali, dapat pinamedia nyo. Diba? Pakuha nyo sa GMA 7, sa Channel 2, sa Channel 5, sa SMNI. Ikalat nyo para malaman ng buong mundo, ng buong Pilipinas, kung gaano kabalat sibuyas yung idol mo. Diba? Para malaman natin kung yan sa pagtakbo niya ay ganyan na magiging ugali. Eh bakit ikaw naglabas? Walang ibang naglabas. Oh. Diba? Oh. Then isipin niyo lang ha. Pinagtataka ko to. Kaya nung nakita ko to, nakita ko na to noon pa nung bagong labas. Pero hindi ko kinontent kasi sabi ko, o bakit ito lang naglabas? Dapat ang maglabas nito, mainstream media. Diba? Sabi ni Shita Dorian, ang tanong magkano? Diba? Oh. Sabi niya, diba? Tama yung sinabi ni Jason Pasamonte. Sabi nitong vlogger, disiplina daw at limitasyon. Well, talaga ba? Alam mo, itong kinagagalit ko at kinainis ko, sa idol mo. 'Di ba? Laking pasalamat niya at meron siyang alin, immunity. May power, immunity power siya na kahit ano, pagmumura, pagsasait, tingnan niyo ha, isipin niyo na lang 'to. Ang senador natin nagsasalita ng bobo, tanga, inutil, walang kwenta. Ano pa? 'Di ba? Pinagsisisigawan, mapababae, matanda. 'Di ba? Yan ba? Yan ba ang dapat may disiplina? Sige nga. O, bilang isang nagbabayad dyan sa ating mga senador, sa ating mga tax, wala ba kaming karapatan para sitahin at itama yung kanyang ginagawa mga kabalbalan, yung ginagawa niyang, at alam na alam ng taong bayan na may mga maling nagagawa yung idol nyo. So ano to, papatahimikin nyo para hindi lumabas yung mga nakikita at mga taong nag-criticize sa idol nyo? Ganun ba yon? Ganun ba? Ang labanan? Bakit? Nasasaktan ba kayo sa mga small vlogger? How thoughtful, how Goldilocks. Ang tigas din talaga ng ulo mo. Diba? Nakulit ka eh, ha? Oh. Nakakagigil din tong vlogger na to eh. At sana, isipin din nila ang mga kabuti. Parang ang bait-bait eh, no? Pagbigyan mo na, small vlogger lang tayo eh. Nak ng 2 million, small vlogger daw siya, sabi niya. Kaya tayo, mga small vlogger, utot mo. Huwag mo kami dami sa kalokohan mo, small vlogger daw siya.
feeling, Miguel ka dyan. Diba? Oh, kaloka. Yan at tulong na ginagawa ni Senator Rapi Tulfo. Ha? Isa pa yan. Paki-open your eyes. Look into the sky and look into the sea. Look over the world. Ito, ito pa. To be honest with you guys. Wow. Alam niyo yung pinaka-hate ko? Ha? And to be honest, kung may nakikinig dito mga tatangatang at mga bobong mga tulponatics, makinig kayo ha? Makinig kayo. Ha? Dati rin akong tulponatics. Nanonood talaga ako dyan. Yung mga kabit-kabitan. Favorite ko yun eh. OFW kasi ako eh. Kaya nanonood ako yan eh. Pampawala ng boring sa trabaho. Pero I realize and I open my eyes sa mga kasong nangyayaring sinasagot daw kuno. Inaayos daw kuno. Alam nyo, hindi nakakatulong. Nakakasira pa. Nakakawasak lalo ng pamilya. At ang ayoko rin, na nakita ko rin at namulat ang mata ko, isa rin dahil kay Attorney Libayan, ay yung alin, ine-exploit niya yung mga tao na lumalapit dyan, hindi lang yung mga may edad, kundi minor de edad. Tapos sasabihin niya, I care for the benefits of the children, of the genilin, chenin, chenin, at chuchuchu, ganyan, sa mga kabataan. Pero, ginigamit niya. Para alin? Pagkakitaan? Tama, mali. Sige nga, yan ang isa sa kinayawang ko sa programa na yan. Na, masyado nilang nagagamit yung buhay ng tao ng mga nangyayaring reklamo-reklamo na yan para sa kanilang alin? Alin? Pinagkakitaan. Tapos, yung privacy na nung mga tao na yan, forever na nandyan. Sira na. Imbis na maayos, hindi. Lalo lang nasisira. Diba? Sa halagang 10,000, mawawasak na ang buhay mo. Tuloy natin. Marami akong inayawan sa tao na yan, sa idol nila. Dahil sa mga na-discovery ko, nalaman ko, lalong-lalo na pagdating sa usaping pamilya. Sa iba nating mga kababayan. Kaya naman i-share mo na ang video na ito. Ikaw... Kaya naman share mo na ang video na ito. Nagpa-share pa eh, no? Ayos ka rin, ah. Bilang isang Pilipino, may... Ah, ganun? So, kung hindi kami nag-share, hindi kami Pilipino, ayos ka rin pala eh, no? Paka-share daw yung ano, video kung kayo daw isang Pilipino, anak ng ang galing. Iba pala itong vlogger na to. Utoy pa kayo, ah. Oh, hindi na kayo Pilipino, share niyo yan. Pag sinare niyo yan, Pilipino kayo. Anak lang to, dyan naman buhay ito. Idea ka ba kung sino itong vlogger na sinampahan ng cyber libel case? Jesus ko po. Magkano? Ulit-ulit, Dre? Ano yan? Ba't paulit-ulit yan? Sindak lang to, dyan naman buhay ito. Ito, Rapi Tulfo, natawagin natin si Alright. At tama lang ba nasampahan ng cyber libel case ang ibang mga Bakit kami tinatanong mo? Tanongin mo yung idol mo. Dagger, kung ang kanilang content ay mapanira na sa ibang mga tao para hindi sila gayahin, well... Para hindi gayahin? Sa... Ano para hindi gayahin? Baliktad ba utak na itong taong to, itong vlogger na to? Pinagsasabi nito? Comment mo lang yung reaction. Ba't pa kayo magko-comment dyan? Comment dyan. Kung ang kanilang content ay mapanira na sa ibang mga tao para hindi sila gayahin, well, i-comment mo lang yung reaksyon. Ano ba ang basehan nyo ng paninira? Ano ba ang content na paninira na basehan nyo para sa inyo? Eto, para sa vlogger na to. Diba? Eh yung idol mo kaya, ano ba ang kanyang basehan ng paninira? Sa dami ng kanyang binitawang salita at kinontent. Diba? Oh. Wala ba siyang ganon?
Datingin mo kaya? Sa video, sa baba. Mahilig ka ba sa mga pormang simple at yung black and white na t-shirt lang at may... Siya ba yung may negosyo? Wow! Tubo-tubo, pre, ah! di nga pinakita konti. Patawa rin tong vlogger na to. Ano ba naman to? May ma- Ay, nako. Wait lang. Mamaya natin ituloy ito. Ito naman ang itutuloy ko. Ito pa. Ito pa, ito pa. May naki-epal na naman. O, yan. Ito naman ang puntaan natin tong isa pa to. Isa pa to, ha? Isa pa to. O, pakinggan natin kung anong hinagpis nito sa buhay. O. May balita, di ba? Nabali-balita. Si Melo yan. Patay mali siya pa ang mukong. Kinikwento siya. Nakesyo... Kalaay mo na kikinig pala to doon sa kalbo. Alam niyo, nakakatawa. Claiming siya na matalino, claiming siya na magaling, claiming siya na the best, 'di ba? Tapos ang pinakikinggan niya, yung isang kalbo. Eddie, wow. Hindi ko maintindihan bakit ganun. Dapat ang pinakikinggan mo, yung hindi nagpe-fake news. Eh, pare sila nagagawa ng fake news. Okay. So, hindi ko masyadong nagets, hindi ko napanood ng buo. Kasi naman din na ako nagets niya. Paano mo maintindihan? Eh, hindi naman talaga maayos magsalita yung isang kalbong pinakinggan mo. Si tawa ng tawa to si Melo. Bakit naman, binanatan na rin yung pinakinggan niya eh. Lumabas talaga yung katotohanan. Diba? Ultimong siya. Hindi niya maintindihan yung isang vlogger. Biruin niyo yun, ha? Oh. Si MY na lang, MY. Pinanood niya daw yung MY, hindi niya naiintindihan, tawa ng tawa. Nilaglag pa. Kami, ano rin ko sa utak, eh. Oh, tinan mo? Oh, di ba? Tawa ng tawa to si Mary. Minsan hindi ko na maintindihan din sinasabi niya, eh. Ewan ko kung tawan-tawan sa kilibayan, eh. Pero anyway, sabi eh, meron daw dinimanda si Tulpo. Na... Naniniwala ba kayo? Patay mali siya yan? Walang alam? Kunyari lang yan. Oh. Vlogger. Okay. Sabi ko, sabi na iba, hindi naman si Libayan yan. Eh. Bakit? Vlogger. O eh, bakit? Ano ba si Libayan? Abogado. Hindi siya makamove on. Ado? We. Sinapian na naman. Vlogger po yun. Huh? Vlogger po yun. Kaya ganun yun. Alam niyo, ito lang bago ituloy. Hindi talaga niya hindi niya matanggap. No? Hindi matanggap ni Banat Bay na hanggang sa mga huling sandaling ito, eh hindi siya pinapansin ni Atty. Libayan. Alam mo yun, yung hindi inilevel ni Atty. Libayan, yung sarili niya, sa kagaya ni Banat Bay. Kaya naman, hindi niya matanggap-tanggap at ganyan ang kanyang estilo ng pananalita hanggang sa mga oras na ito. Anyway, sabi, may nabalitaan din naman daw ako. May nabalitaan ako, hindi kay Melo yan. Sa iba na lang. Malamang yung pinanood natin yung nabalitaan niya. Sasabihin ko sino. Talagang matindi. 7 counts daw yung sinampa dito. Di umano. Kay Libayan. Alam niya na, di ba? Oh. At sa iba pang mga amuyong niya. Hindi ko lang alam kung ilan doon sa amuyong niya. Tapos may balita pa nga ako, mukhang huhubaran daw ng corona ito si ano. Oh, galing ano, di ba? Wala namang sinabi kung halimbawang si ano ah, kung halimbawang yung pinapanood ko sa inyo, yun ang napanood niya. Pero saan siya nakakuha ng idea na huhubaran o madidisbar daw, di ba? Isipin nyo. So dun pa lang, nahuli mo na na meron tong knowledge na nakukuhanan, hindi lang yun. Di ba? Kasi ang naglabas nga kasi nito, yung pinanood ko sa inyong una. Di ba? Oh. Nag-gets nyo?
Sa bibig pa lang niya, nadulas na. Naakala niya, di natin malalaman na meron na siyang idea. Papatay mali siya effect pa. Bakit? Kasi ganyan din naman siya na vlogger. Ganyan din siya. Gano'ng kabalasubas ang bunga nga nitong kalbong to? Diba? Kung tutusin niya, marami nga itong pwedeng maging kasong libel din, diba? Sa mga pananalita niya at sa mga pambanat niya sa administrasyon na ni PBBM. Pero may nangyari ba? May nagkaso ba sa kanya? Wala. Marami siyang na fake news. Marami siyang ginawang istorya. Pero naanoon ba siya? Nakasuhan ba siya? Hindi. Kasi hindi balat sibuyas yung gobyerno para pumatol sa isang vlogger tulad niyan. Oh, di ba? Kami pa lalo na small vlogger papatulan. Di ba? What the? Oh. Mukhang huhubaran daw ng corona itong si Libayan. Ako po, sabi ko. Pag nagkataon talaga, magpapaparte ko. Pagka hindi nagkataon, anong gagawin mo? Magdi-delete ka ulit ng channel? Diba? Oh. Tuloy natin. Paano kung halimbawa nabigo? Diba? Hindi nangyari yun. Ano na naman gagawin mo kaya? Mag-challenge ka ulit, tas tingnan natin. Sa tingin nyo, no? Parang mas bet ko na mag-challenge to eh, diba? Oh. Japan, baka naman. Oh. Papalitsyon tayo. Walang biro, papalitsyon tayo, tas dadali natin dun sa kung saan nakakulong to si Libayan. Dapat magsalita ka din, ikaw kalbo ka, magsalita ka rin ng kapag hindi nangyari yon, ano naman ang kapalit? Diba? Ano naman kaya? Bakit kanyo? Kasi alam nyo, hindi naman sa tinatawanan natin yung kakapahamak niya. Pero, sobra na ho kasi siya. Nagsalita. Nagsalita ang malinis na vlogger. Nagsalita ang walang ginagawang mali na vlogger. Yang-yan naman kami sa'yo, Brad. Sobra na? Paano? Saan naging sobra at paano? Diba? Eto lang eh. Isipin nyo lang mabuti kung hindi to naging tao-tao, naging puro tool po to at naging anti ito. Naku, sabi ko sa inyo, baka mas malupit pa ang bibitawan din ninyang kay ano, kay Tulpo sigurado. Wala eh, naalok siguro. Di umano, baka lang, hindi ko sinasabi ha. Oh, tuloy natin. Oh. Honestly, yung ginagawa niyang hindi na style ng abogado. Hmm? Paano hindi naging style ng abogado? 'Di ba? Yun nga yung pinagagamitan sa mga ginagawang kapalpakan at mali ng issue ni Tulpo, kaya nilalapatan ng mga kaukulang kung ano bang nakasulat sa batas, ano bang sinasabi sa batas. Tapos ano sasabihin mong hindi na nauukol bilang isang abogado yung ginagawa ni Atty. Libayan? Ganon kasabaw din talaga utak natin. Nasisira ang magandang imahe ng mga abogado. Sang banda? Paano nasisira? Diba? Oh. Ang tanong, halos si Atty. Claire din naman, ganun din naman. Although, mas malumanay nga lang si Atty. Claire. Pero bakit? Hindi nyo magawang anuin. Diba? Bakit? Ano kayang meron? Diba? Napapaisip lang ako. Mumel, hindi ka naka-hide. Nakikita kita. Hindi ko lang nababasa. Oh, 'di ba? Huwag kang magka ng mga problema diyan. 'Di ba? Patay tayo dito sa tao na 'to. Sinasabi nito. Nasisira ang magandang imahe ng mga abogado, yung mga karangal-rangal na abogado. Akala mo talaga ang isang matuwid na vlogger yung nagsasalita sa harap mo eh, no? Oh. Nabababoy.
Anak na. Sabi nga ni Obscure, totoo naman, threat si Atty. Libayan sa kay RTIA. Yun ang totoo, di ba? Oh. Sino nga bang marangal na abogado ang sinasabi mo? Tatay mo? Oh. Tatay mo? Kailan? Oh, tuloy natin. Oh. Totoo lang po ah. Medyo nabababoy po talaga. Tingnan mo nga itsura nito. Ito yung mukhang nabababoy. Yung mga sinasabi niya, oh, yung argumento niya, sa tingin ko lang naman yun. Talagang mali ka. Hindi mo na sabihing maaari. Talagang mali ka. Oh. Aring mali ako. Mali ka talaga. Oh. Pero tama ako eh. Sige pala kasi mo yung sarili mo. Diba? Ano bang pormahan to? Parang pormahan dito sa Korea ng mga Vietnam to. Tsaka mga Thailander na dinililigo. Ano yan? Palos? Palos na ang dinililigo? Bang boy daw. Oh, direct magpapasunod daw. Ah, ganun ba? So sana talaga, kasi alam nyo, yung mga hirit niya, below the belt na eh. Wow, nagsalita yung mga hirit na hindi below the belt. Saan kaya kumukuha ng kapal ng mukha to si Banat ba? Ano? Ano? Tinayitin na mo, diba? Pasmado rin yata, bibig na ito eh, no? Hindi ko mawaisip kung titignan nyo at babalikan nyo yung mga videos nito, lalo na ng mga panahon ng eleksyon at na ngayon sa administrasyon. Diba? Oh. Nagsalita. Nako po. Let's go. Talaga, kasi alam nyo, yung mga hirit niya, below the belt na eh. Na totoo lang, below the belt na. Yung pakipakikialaman pa'y asawa. Ako nga eh, di ba? Tanungin kita, tingnan nyo kung gano'ng kabulag yung mga dumidepensa kay Tulpo, no? Tingnan nyo kung gano'ng kabulag. Bakit, Direk? Paano mo nasabi? Kasi sabi niya, bakit dinadamay daw yung asawa o yung pamilya? Kasi nga ganito ang problema natin. Hindi ho ba? Kasi meron tayong tinatawag nga noon pag nagpapail ng kaso kung ikaw ba ay alin. Convicted ka ba? Kung ikaw ba ay may moral ascendancy, tama ba? Di syempre, di ba, pag narinig nyo nga ang isang politiko na maraming asawa, okay ba sa inyo? Tanungin ko kayo, di ba? Pag ikaw pumasok ka kasi ng politika, automatic talagang mahalungkat yan. Di ba? Ngayon tanungin ko kayo, pag ang isang politiko ba ay na tumatakbo at nalaman nyo maraming asawa, maraming ganito, tingin nyo ba okay ba yon na maging isang ehemplo, modelo sa isang community o lugar? Oh. Di ba? Oh. Doon pa nga lang hindi nila naiisip yun. Tanungin natin ng mga tulponatics, okay ba na bumoto ka ng isang opisyalis na convicted? Tanungin lang natin sila. Ngayon pag sinabi nilang oo, bulag talaga. Di ba? O, yun lang. Kayo sumagot. Tanungin ko kayo, okay ba sa inyo bumoto kayo ng convicted na opisyal? O, yun kasi yung nilalaban. 'Di ba? Oh. Paano ka magiging isang ehemplo kung ikaw mismo yung gumawa ng masamang gawain? Oh, 'di ba? Tapos gusto nyo sasang-ayon na lang kami, oo kami, na okay lang 'yan. Nagtama yung ginawa, eh, alam nating mali. Oh, huwag kayong bulag. 'Di ba? Oh. Pantakin mo, hinamon ko siya. Ang babalikan niya, tatay ko, di ba? Kung hindi ba naman na... Eh kasi nga, hindi ka naman kasi nga patulan. Kumbaga, hindi ka nga ka-level, kaya hindi ikaw. Mas ginusto na ng tao, yung kapwa niya, abogado. Eto, tanungin ko kayo, kung halimbawa ba ako, papatulan ako niyan? Hindi ako papatulan niyan, small vlogger lang ako eh. Di ba? Hindi nga ako papansinin yun eh. Di ba? Oh, ganun lang din yun.
'di ba? Kasi isang kagaya ko na maliit lang na tatawag dito sa tingin niya, hindi ko siya ka-level, hindi ako papatulan niyan. Kahit ako, kung meron ako nakikita na hindi ko naman ka-level, ba't ko papansinin, 'di ba? Tanggapin mo 'yung totoo na hindi ka ka-level ni Atty. Libayan. Tapos. 'Di ba? 'Yun lang 'yun. Oh. Kung hindi ka ka-level, tanggapin mo na lang, 'di ba? Oh. Ewan ko kung walang yag balls o kung wala talagang ano. At alam mo yun, may mga bagay na na kritisismo, disagreement, pero meron niyang sinasabi nga, di ba? Kahit saang away, kahit saang sports, ika nga, meron below the belt. Huwag natin gagawin yun. Kahit... Oo talaga, hindi mo ginagawa yan? Talaga ba? Oo. Di ba? Below the belt daw, wag gagawin. Di ba? Tingnan niyo yung ano, ibang mga mainstream media. Si yung kay Reza, bakit ba na ano si Reza? Ano ba naging problema ni Reza? Bukod doon, yun lang, di ba? Pero yung ibang mga agency o mainstream media na may ginawang below the belt, may nangyari ba? Wala, di ba? Oh. Tuloy natin. Tapos siya, sasabihin niyo pa ngayon dito na may below the belt part. Basta natatawa lang ako na ang lakas ng loob niya magsalita na parang ang linis-linis niyang vlogger. Di ba? Oh. Pero meron niyang sinasabi nga, di ba? Kahit saang away, kahit saang sports, ika nga, meron below the belt. Huwag natin gagawin yun. Kahit nga yung nag-aaway na, nagsusuntukan na eh. Meron pa ring rules yan eh. Oh. Don't go beyond, di ba? That very important thing in yourself, di ba? Don't go beyond. Eh, ganun din ang ginagawa mo sa administrasyon ngayon, di ba? Pero may nangyayari ba sa'yo? Wala. Oh. Super, super below the belt na ginagawa niyong mga banatae. Oh. Pero malaya pa rin kayo. Oh. Naisip niyo yun? Oh. Di ba? Huwag kang bababa doon. Or else, delicates ka. Uwe. Talaga ba? No. Eh, itong maman to, talaga nga naman bumababa na siya doon. Mali. Sige nga, patunayan mo nga. Patunayan mo nga daw. Banat Bay, patunayan mo nga yung sinasabi mong bumababa sa bumababa. Diba? So, paano kaya yun ano? Isipin natin, halimbawa, meron kang isang ikinikriticize na tao na halos araw-araw talagang gumagawa. Halimbawa na lang, example lang. Halos araw-araw gumagawa ng mali, kapalpakan, 'di ba? Kritiko kanya, 'di ba? Kritiko mo siya o kritiko kanya, 'di ba? So, araw-araw mo din siyang i-criticize, 'di ba? So, pag sinabi mo ng araw-araw tawag dito, kagaya nung sinabi nung Beans World na ano ba 'yon? Na inaraw-araw na doon pagiging anti-tulpo dahil sa pagiging anti-tulpo, makakasuhan ka na. Diba? So, kasalanan at kaso ang pagiging anti. Diba? Ganun ba yun? Sige, dinaig nyo pa yung mga anti dyan, mga aralista, mga aktivista. Niwala nga nangyayari sa kanila eh. Kung paano nila pagsalitaan ng mga politiko, gobyerno, walang nangyayari, tuloy pa rin sa kalsada. Ang lupit naman ni Rapi Tulpo. Di ba? Oh. Hindi na yun. Honestly, that is wrong. Wow, kapal mooks. Huwag ka mag-alala, hanapan kita ng video ah. Pag-aaksayan kita ng panahon, hintayin mo lang. Yung mga sinasabi mo na yan, papakita ko kung gaano ka balasubas bunganga mo. Oh, wait ka lang. Eh kung babuhin ko kaya yung pamilya niya. Oh, kita nyo? Di ba? Oh. Pangit eh. Diba? Minsan nga, natetep nga akong babuyin yung ano niya. Kaya lang, ayokong gumaya sa kanya. Uy, parang hindi niya ginagawa eh, no? Hmm. As much as possible. Kaya nga sinabi ko noon, kung sabihin ko kaya, Diyos sa jowa mo, sa partner mo, hindi ko ginanon, pero... Sabi nito, hindi ka abogado kasi ikaw ang dedebatuhin. Ang layo mo sa Pasig. Iyak na yan.
ginawang personalan ni Attorney kasi correct. Yan ang isang, yan, may tama ka rin sinabi ha, Mindanao Wonders. Issue nga, hindi tao eh. Kaya nagiging ganun ang dating sa inyo, mga tulponatics at sayo, Kalbo, na pinersonal. Eh kasi nga, alam niyo yun, halatang halata naman talaga kasi at mapupuna mo. At ang dating kasi sa mga utak ng tulponatics, kapag sinita mo na yung maling ginawa ni Tulpo o naging issue niyang mali, eh personal na agad ang pumapasok. Hindi na tinitignan kung ano ba yung issue na nagawang mali na pinupuna ni Attorney Libayan o issue nakita namin na pansin namin na mali na dapat hindi gawin. Na ang pasok agad sa utak ng mga tulponatics, personal, makadalawa, tatlong beses mo i-content, sabihin, pinipersonal na. Eh araw-araw may nakikita eh, paano gagawin namin? Pagbubulag-bulagan, ano, isang beses lang kami magko-content, ganon? Na pagkatapos na yung ma-content issue ng ganito, eh may ginawa na namang issue yung iba. So wala na, stop na, ganon. Ano to, bubusalan nyo kami? Ganon ba yon? Eh di wow. Eh, yun ang ano doon, talaga. Pati yung mga nag-content sa maleta na scripted daw, may kaso din. Ah, talaga? Hindi ko alam yan. Oh, tinan niya, di ba? Ah, talaga? Hindi ko alam yan. Oh, hindi daw niya alam. Di ba? Oh. Sumusa ka, Madam Regina, no? Pambay ka siguro kay Melo Yap. Kaya pala, yun ang... Hindi ko kasi alam. Honestly, wala po ako alam dyan. Wala akong kakilala dyan sa mga yan. Si Melo Yap lang kakilala ko dyan eh. Hindi ko alam na pati pala yung, ano, yung maleta-maleta issue na yan. Okay. Alam nyo, sa issue ng maletang sinasabi nila na yun ang kumakalat na sinasabi yung mga nag-content daw na sinabing scripted. Well, mga kaeksena at mga kabatas at mga kayubi dyan nanonood, I admit na sinabi ko talaga, sa opinion ko, para sa akin, scripted. So, tatanong natin kay Rabbit Hole po, di ba po sinabi nyo, pag opinion mo, ito ay hindi mali. Kasi opinion mo yan eh, di ba? Walang opinion mali. Sabi niya yan eh, di ba? At ito nga sa tingin ko nga eh, tsaka pinablik nyo yan eh, pinablis nyo yan eh, ng public yan eh. Pero kung iisipin nyo, bawal ba silang komentuhan sa mga inilalabas nila, lalo na't kung may nakikita ka naman talagang kapuna-puna or kung halimbawang may mali, di ba? O, nakukuha nyo yun, di ba? Kasi para sa akin nga, yung maleta na yun, ang tingin ko, scripted naman talaga tingin ko eh. Di ba? Dahil doon? Talaga? Dahil doon? Grabe. Babaw nyo. Oh. Tuloy natin. Mm. Tsaka ito, maano ko din ano. Ito pa yung naging, naging isa pang mainit na trending. Yung death wish. Hindi ko nga masyadong pinagtuunan ng pansin yan, pero alam ko nakapag-content ako dyan eh. Ng death wish na yan. Diba? Isipin nyo ah, nung yung issue na yon, diba? Gusto nilang kahunin si Attorney Libayan sa pagsasabi ng death threat, which is wala naman. Death wish talaga yung sinabi ni Attorney Libayan. Pero sila ang nag-insist na ibitaw ng death threat. Ngayon, wala silang mahanap na death threat. Ngayon, so dahil hindi nila nahuli doon si Attorney Libayan, sa iba papasa, ganun. Ano yan? Di ba? Oh, isipin nyo yun ha. At totoo naman talaga na malaki ang naging epekto balita ko sa security o sa buhay ni Attorney Libayan dahil doon. Di ba? Yun ang ano ko lang ha. Ikaw ba naman isang senador? May ganong salita na lalabas sa bibig mo? Ba ano sabi ng isang abogado? Wag naman.
Di ba? Oh. Sipin niyo yun, ha? Kaya nakakapagtaka itong ginagawa nilang to na sabihin na natin panggigipit sa mga nakakakita ng maling ginagawa at maling pamamaraan ng tinatawag nilang idol. Di ba? Oh, tuloy natin. Ako, meron niya akong ano eh. Meron akong ano ba to? Masasabi nating hula. Hindi hula daw. Hindi ka naman mukhang manghuhula eh. Mukha kang mantatawas eh. Oh. Hulang nanghuhula ah. Pangit pakinggan kasi. Guess. Ha? Mabago ko muna ituloy ito. Ang dami naglalike. Ano to? Kalahati? Tulpunatics? Oh. Ano yung nanonood sa atin? Puro Tulpunatics ba yan? Mag-like muna kayo bago ako ituloy. Grabe naman kayo. Kanina pa ka dalandalandal dito. Di ba kayo naglalike dyan? Sige na oh. Sa mga nakapag-like dyan, ano? Sige na. Di ba no nonsense? Oh. EWFS at kay Ritmista. Hello. Di na. Sige na. O, oh, pakilike lahat na nag-like dyan. Pakitay po. Direk, ang ganda mo. Sige na, pakikilike na yung mga hindi pa nag-like, nakakalimot dyan. Ano ba? Puro Tulpunatics ba yung nandito? Diba? Oh. Sa mga hindi pa nag-like dyan, pakitype na po. Direk, ang ganda mo. Ano to? O, oh, dali. O. Oh. Para tuloy-tuloy tayo, 'di ba? JBTV, it's Watsi, 'di ba? Kwatog, 'di ba? O AI Espiritu Blackheart, Cesa, Carmelita Evangelista, o 'di ba? O. O Reinhardt, Brent TV, o Myron Sirkinya, 'di ba? O mag-like na kayo para maganda buhay, Jomsan at Azer. O. O, game, tuloy natin. Tignan nyo, oh, pinag-like ko lang naglayasan. Ibig sabihin, Tulpunatics talaga. Di ba, cartoon? Oh, tuloy natin. Oh. Wise guess. Wise guess? Wise ba to? Hindi naman wise to eh. Oh. Natingin ko, sa Disyembre, may mangyayari. Oh, may minasabi siya, sa Disyembre daw may mangyayari. Lizelle Salazar, shoutout po. Maraming salamat po. Teresa Raimundo, hello din po. At Aurora Benluan. Italaga nyo na. Italaga nyo na itong sinabi ko. Oh, kita niya na. Yan ang walang alam ha. Yan ang walang alam. Napanood lang daw niya. Pero nagagaganyan. Tapos, mahilig pa siyang mag... Papalitsyon pa daw, tapos isulat nyo. Tapos, at the end of the day, pag napahiya, sige. So, parang katakataka na magagaganyan na naman siya. So, sa bagay, ugali naman niya yung ganyan, magsasabi ng ano, tapos hindi naman itutuloy. Mas na din yung salita, sinungaling. Oh, tama ka dyan. Partida, walang alam pa yan, ha? Oh, diba? Oh. Sa lahat ng walang alam, siya ang may specific details. Correct ka dyan. Oh. Sa Disyembre, may mangyayari. May magandang mangyayari. Oh, kita niya? Dito kay Libayan at saka sa kam, sa ano niya, sa mga ano niya, mga bataan niya. Ayos. Walang alam yan, ha? Oh, walang alam. Naniniwala din kayo? Paano na revenues ni Attorney sa YT? Tuloy-tuloy lang yun. Alam mo, sabi niya nga niya sa kanyang argumento, hindi ko nakita, hinahanap ko, hindi ko alam kung binura ba niya. Hindi nagbubura, excuse me. Hindi ka lang din naghahanap, tamad ka lang maghanap. Oh. Nagbura daw. Wala nga binure. Hindi ko alam, hindi ako sure. Sinabi niya, bakit daw ba tayo natutuwa na may mangyayari sa kanya or something? Ang ano, no? Ang hypocrite. Eh, nun nga, pinaglamayan niyo ako eh. Bakit ka pinaglamayan? Bakit ka ba pinaglamayan? Tanongin mo yung sarili mo. Huwag kang ingot, banat, bay. Diba? Hinamon mo kami.
naghamon ka, nalabasan ka ng ebidensya na nambuburaot ka, nanghihingi ka, at i-delete mo yung channel mo, huwag kang engot. Diba? Pinakitaan kita ng ebidensya. Nilabasan ka namin ng ebidensya, ginawa mo ba? Sinungaling ka eh. Wala kang isang salita. Iba yun. Diba? Iba yung sa nagde-death wish at sa natutuwa sa may mangyayaring hindi maganda doon sa ginawa mong pagyayabang. Diba? Na magbura ng channel. Hindi ka ba naman saksakan ng sinungaling? Diba? Sasabihin niyo pa, ako pinaglamayan niyo eh. Hindi ka ba naman saksakan ng yabang? Maghahamon-hamon ka, hindi mo naman pala kayang gawin. Sa kanya or something. Ang ano, no? Ang hypocrite. Eh. Kapal nga ng mukha mo, hanggang ngayon may channel ka pa eh. Diba? Kung tutusin, dapat wala ka ng channel, diba? Ba't di mo mabura? Hindi mo kaya kasi mawawalan ka ng kita. Kasi nga naman, mas malaki ang kita mo sa social media kaysa pagiging manager mo. Yun ang totoo. Eddie, wow. Oh, sinasabihan mo sa Attorney Libayan na abogado, pero mas malaki kinikita sa YouTube, kaya walang kaso-kaso, nagbablog na lang. O ikaw, kung malaki kita mo sa pagmamanager, eh, ba't hindi ka na lang magmanager? Ba't ka pa nagbablogging? Diba? O, bakit? Mas malaki yung kita mo kasi saan? Sa vlogging at saka sa social media. O kung totoong mayamang ka at meron ka naman palang pera at kaya mo makasurvive pala, edi huwag ka na mag-ano. Diba? Delete mo na yung channel mo dahil yun talaga yung pinagsimulan yan. Diba? Lakas pa ng loob mo magsabi, oo, pinaglamayan nyo eh. Kalkalin mo yung utak mo, boy. Kung gusto mo, labas na namin ulit yung ebidensya sa'yo. Labas na namin ulit yung video mo na nag-among ka. O. Huwag ganun, oy. Eh, nun nga, pinaglamayan nyo ako, eh. Tapos, nasabi mo nga, ba't kayo natutuwa na may mangyayari sa... Plastic mo, Brad? Mahina din talaga tong tao na to. Diba? Mahina din to, eh. Buti nga, ganun lang, eh. Diba? Kaysa yung i-death wish ka, mahirap yun. Diba? At least kami, eh ano, tawag, hindi kami. Oh. Sige, direct, kaya mo yan. Hindi, at least hindi kami nag-death wish. Basta kami, dahil binigay lang namin sa'yo, dahil sabi mo nga, magbubura ka eh. Diba? Oh. Direct, diba dati tropa mo yan? Oh. Wala akong tropang ganyan. Death wish lang. Wag death wish. Di na nyo, no? Kung gaano siya ka, ano, kaano yung utak nito, di ba? Tinatanggal niya yata yung memorya nangyari sa kanya na yun. Paghahamon niya, yung mga nangyaring ganun. Tinanggal yata sa utak para malaya siyang makapagsalita ng ganito. Yung parang walang nangyari. Ang kapal ng mukha nito. O, tuloy natin. Apologies daw sa public, sabi ni Tulpo. Ay, Senator Tulpo, huwag kang papayag na mag-apologize lang yun. Okay na? Hindi, huwag kang papayag. Huwag ganun. Masisira ang pagkatulpo mo. Pag pumayag ka, nalibayan, mag-apologize lang, tas hindi na siya. Huwag kang papayag. Masisira yung pagiging tulpo mo. Di ba? Hindi, kasi hindi mamaganda yun. Ang pangit naman yun. Na ganun, dahil lang nag-sorry. Hindi, kasi alam mo, isa sa hindi magandang impluensya ng vlogger, si Libayan. Actually, Todo talaga siya, ano kay Attorney Libayan, no? Ang laki ng pagka-bitter nito. Galit na galit. Galit na galit eh, no? Isa sa hindi magandang impluensya ng vlogger, si Libayan. Siya kaya.
Siya kaya. Actually, because of Libayan, maraming tumulad sa kanya na hate content. Oy, galing talaga. Paano naging hate content kung may laman yung mga content patungkol kay Rapi Tulpo? E, tanong lang, di ba? Ano pa yung pinagbabasihan? Merong mga pinagbabasihang video para malaman at makita ng tao kung tama ba yung ginawa. Di ba? Grabe yung ginagawang pangaharas ngayon, ano? Isipin yung mabuti, no? Di ba? Oh. Talagang gumagana. Di ba? Pag makapangyarihan, dito mo makikita, makapangyarihan, madaming resources, di ba? May mga vlogger pang mga ganito na sumusuport. Di ba? Isipin nyo. Di ba? Oh. Ano to? Hate content daw. Hate content daw pala ang magpuna, magtama, sitahin ng mali, at ipaalam sa taong bayan kung tama nga ba. At pagbibigay mo ng opinion at komento, hate content pala yun. Nakakahiya naman. Kasi nga alam nilang malakas yung videos eh. Yan, dyan ka kasi magaling. For the views. Dyan ka magaling banat bay eh. Sa mga content for the views, di ba? Kaya nga kahit yung mga kalaswaan ng mocha girls mo, inilalagay mo. Bakit? Kasi nga, for the views. Alam mong maraming mga kalalakihang hayok sa mga ganyang suot na mga alaga mo, eh ginagamit mo kasi for the views ka nga. Di ba? Tama, mali. Huwag mong ilipat sa iba yung gawain mong for the views. Yan ang tandaan mo. Kasi yung ginagawa ng karamihan na sinisita yung mga nagagawang mali at mga isyong ginagawa ng ni Rapi Tulpo o yung mga sinasabi niya pagdating sa mga hearing at ganito, yun ay binibigyan namin ng komento at pinapaalam sa taong bayan kung para sa kanila ba ay okay ba yung ganong gawain ng isang senador. Nakukuha mo? Sipin mo mabuti, Brad. Oh, tuloy natin. Basta magalit ka kay Tulpo, marakas yung videos, di ba? Hindi rin. Basta magalit lang? Ano yun? Hindi kami ganun, basta magalit lang. Meron kaming pinapakita at meron kaming ibinibigay na opinion at paliwanag sa abot ng aming makakaya at pagtatanong sa mga nanonood sa amin kung para sa kanila ba ay tama o mali. Hindi lang basta galit ka lang dyan, sita ka lang ng sita, hindi ganun. Huwag ganun, Brad. Huwag kang marunong, ha? Kung ikaw ang nakakapuna, punayin mo muna yung sarili mo. Kuha mo? Di ba? Sabi ni DJ Byron, bobo talaga yun si Banat Bay kahit hate na super chat, babasahin niya pa. Sabi ni DJ Byron, of all people coming from that, Banat Bay pa eh, no? Ano to? No offense direct, pero parang kumakausap tayo sa punong kahoy. Teka, baka pati punong kahoy may logical panasagot. Anko, no? Wala itong Banat Bay buwisit abnormal putsak sa ulo. Sabi ni Raymundo Marcelino, issue hindi tao Banat Bay. Correct. Diba? Oh, meron pa ba? Kaya nag-hate content sila. Paano naging hate content yun? Diba? Saksakan talaga ng ingot din itong talagang Banat Bay na ito. So ayun mga kaeksena, bago natin tapusin yung issue patungkol dyan. Ako naman po, tawag dito. Tutuloy ko yung laban, hindi man totaling laban. Kasi ang gusto ko lang naman, kaya po tayo naging content creator, maghatid ng mga balita, maghatid ng mga issue, pag-usapan, komentuhan, at mahingi ang inyong mga opinion, inyong mga saloobin. Tulad niyan, di ba? Kaya nga nagiging minsan na nako-content natin itong idol nila ng mga Tulponatics. Kasi nga, nakikita naman talaga natin sa balita kung ano yung mali. Okay na nga eh. Okay na nga yung ginagawa niya dyan sa RTIA. Sige, gogoy mo, bahala ka dyan.
Kaya lang, sumusobra na. Alam naman natin na daladala niya na hanggang Senado. Diba? Alam din natin na ngayong batch na to ng mga senador, sobrang naging alin. Sobrang naging magulo ang Senado. Maraming gustong maging bida. Maraming gustong maging sikat. Maraming mga nangyayari na OA na dapat hindi naman pinag-aaksaya ng panahon, pero dahil sa gusto lang magpabida at magmagaling, gusto maging sikat, gustong siya lagi ang epal, na parang wala nang kakwenta-kwenta. At hindi na ganun kagalang-galang ang nangyayaring mga hearing, mga paggawa ng batas, parang walang kwenta na. Naintindihan nyo? Kaya naman doon tayo naiinis sa mga ganun nangyayari ngayon na dapat malaman ng tao. Na dapat makita at marinig din ng mga taong hindi madalas nakakapanood ng balita sa eksaktong oras, 'di ba? Naging content na lang din ang Senate. Correct, 'di ba? Kaya yun po talaga yung ating concern sa mga gantong klase. At bukod doon, nilalagyan natin ng konting mga ibang balita, tapos medyo may konting kalokohan, tawanan, 'di ba? Pero kung sakali na ako man po 'yan, kung kasama ako diyan, narapin po natin 'yan, 'di ba? Direct naging comedy. Kaya nga, tama ka diyan, Biyani Koy. Ngayon, kung kayo ay nasa likod ko, salamat po. Kung hindi naman po, wala naman pong problema 'yan. Kasi ako pinasok ko 'to, kailangan panindigan natin 'yan. At hindi naman po ako at kumbaga, alam ko po na ang ginagawa ko, hindi lang para sa sarili ko. Para rin po sa mga kababayan natin na sasabihin ko sa inyo, kung halimbawa kung tatakbong presidente si Rapi Tulfo, hindi ko gustong manalo yun. Sa totoo lang, kasi nga ayako ng ganong klaseng ugali. Kaya naman po, sa mga nalaman natin, sa mga nakikita natin na nangyayari, di ba? Yun po yung ating gustong malaman ng mga kababayan natin kung ano ba talaga yung ugali, ano ba yung nangyayari, ano ba yung nagagawang tama at bali, di ba? Alam naman nyo yan kung matagal na kayo dito sa channel natin. Kaya pagpasensyaan nyo lang po muna sa ngayon, hindi ako madalas na pag-live kasi nga po, baka bukas ipopost ko sa inyo yung resulta ng medical result ko para naman po malaman nyo. Basta kung kayo po ay nandyan sa likod ko patuloy nakasuporta, salamat po. Ganun lang yun, di ba? Basta tayo, tayong naniniwala sa due process at saka sa batas, di kung manalo, manalo. Kung matalo, matalo. Tingnan na lang po natin, di ba? So, ganun lang kadali, yun naman yun eh. Di ba? Kasi dito ho talaga, gusto ko nga ho, ang mangyari, malaman ng mainstream media lahat yan. Yung manangyayaring ganyan. Para buong Pilipino po makapanood kung anong klaseng tao. Yung alam nyo na, basta let the people decide. Diba? Para patulan ng isang napakalaking tao, yung small vlogger. Diba? Yung napakalaking tao, maraming resources, maraming kakayanan, malakas ang impluensya, papatol sa small vlogger. Na napakalaki, hindi mo aabot ni kahit kurutin mo, hindi mararamdaman, pero naramdaman para sa isang small vlogger. Diba? So yun mga kaeksena. Oh, ang babo na rin pag pinatulan niya. Ayun na nga eh. Kaya ang hiling nga namin, kumalat pa yan. Kumalat sa, kung pwede, sa buong mundo. Sa buong mundo, kumalat na may kakasuhan ng mga vlogger ang isang senador. Para malaman ng buong mundo na anong klase ang sistema pagdating sa atin ng ganito. Ganitong mga klase ng kalakaran. Diba? Yun po yung ating paglalaban. At tawag dito, ano bang pangalan ng kaninang vlogger? Wag na nga. Wala mang kwenta yun. So dito na lang muna natin tatapusin at malaman natin kung kasi wala naman pong binigay na pangalan. So, ano ba, uwi ba tayo? Uwi ba tayo from Korea? Uwi ba tayo ng Pilipinas? Ganon? Di ba? Media umiyak. Umiiyak.
press freedom. 'Di ba? Oh. Tinanong natin pag tayo ang kasama diyan, o kailan ba nating uwian 'yan, 'di ba? O paano ba mangyayari? Let's see, 'di ba? Oh. So abangan natin mga kaeksena at sa mga susunod nating live. Basta po abangan niyo bukas, may ipo-post ako para ma-update ko naman kayo sa nangyayari. Kaya minsan may live tayo, minsan wala. So ingat po kayo mga kaeksena at maraming salamat po sa lahat ng nasa likod ko, nasa gilid ko, nasa harapan ko at kahit nasa ibabaw. Maraming salamat po at patuloy po akong dandito sa harapan ninyo. Basta matapos lang po itong aking inaasikaso and tuloy-tuloy na ang ating program gabi-gabi. So, ingat po kayo mga kaeksena ha. O syempre pati nasa ilalim biyahe ni Koy. Ingat po kayo ha, mga kaeksena ha. Maraming salamat po. Wala akong pasok bukas. May check-up ako. Okay? Maraming salamat po. Magkita-kita na lang tomorrow. Ito po ang inyong lingkod na nag-iisa at nagmamaganda at nagmamaasim. Ngunit hindi nagmamagaling at nagtatalitalinuhan. Kung hindi, ganda lang. Direct Freddy Valera. Maraming salamat po. I love you and see you soon. I love you all. Bye.